Kilala sa malamig nitong klima, ang lungsod ng Baguio ay dinadayo rin dahil sa mga istorya ng kababalaghan. Likas ang Baguio City sa mga lokasyon na mga haunted places gaya ng Teacher's Camp, ang dating Hyatt Hotel, Luwakan Road, Casa Vallejo Hotel at ang tanyag na Diplomat Hotel. Ngunit para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang istorya sa likod ng usap-usapang haunted house umano sa Baguio City. Ito ang La Peral White House. Kung ito ang una mong pagkakataon na manood sa aking channel, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa iba pang katakot-takot na contents katulad nito. Maligayang pakikinig sa Usaping Mitolohiya. Ang La Peral White House ng Baguio City ay itinayo noong 1920s. Ipinangalan ang bahay sa pamilya La Peral na silang nagmamay-ari ng lupain. Ang pamilya La Peral ay pinamumunuan ng kanilang ama at ina na sina Don Roberto at Doña Victorina La Peral. Bagaman kilala ngayon sa pangalang White House, ay iba ang orihinal na kulay ng bahay na ito. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay sumailalim sa pamamahala ng mga Hapon ang Pilipinas. Nakubkob na mga Hapones ang Baguio City at nang matagpuan nila ang bahay ng pamilya La Peral, ay agad silang nabighani rito. Ayon sa mga kwento, ang La Peral White House ang naging saksi sa ilang mga karahasang ginawa ng mga sundalong Hapon. Dito raw dinadala ng mga Hapon ang mga taong pinagsususpetsahang membro ng mga gerilya at espiya ng mga kalaban nilang Amerikano. Marami raw sa mga taong ito ang tinorture hanggang sa mamatay. Bukod sa pagpatay ay sa bahay din umano naganap ang walang habas na pananamantala ng mga sundalong Hapon sa mga lokal na kababaihan. May ilan ding nagsasabi na hindi pumayag ang pamilya La Peral na kunin ng mga Hapon ang kanilang bahay, kaya naman maging sila ay pinatay na rin ng mga ito. Nakaligtas daw sa mga Hapon si Don Roberto, ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay aksidente itong namatay matapos madulas at mabagok ang ulo habang nasa hagdan ng kanyang bahay. Mula noon ay hindi na mabilang ang mga hindi pangkaraniwang karanasan ng mga taong namamahala sa lugar. Ang mga naging gwardiya ng White House La Peral ay madalas daw nakakakita ng babaeng nakaputi sa bukana ng bahay at isang bata na gumagala sa mga kwarto nito. May ilang mga okasyon na ang mga turista na bumibisita sa bahay ay hindi nagtatagal sapagkat nakikita raw nila sa loob ang mga kaluluwa ng pamilya La Peral. Maging ang mga dumadaan lamang sa bahay na ito ay iniulat na may nakikita silang babae na sumisilip sa bintana ng bahay. Hindi maitatanggi na base sa kasaysayan ng White House La Peral ay pinamamahayan ito ng napakaraming mga hindi matahimik na kaluluwa. Mula sa mga miyembro ng pamilya La Peral at ang kanilang mga katiwala hanggang sa mga taong nagdusa sa kamay ng mga Hapones. Nai-feature ang White House La Peral sa iba't ibang programa sa telebisyon, ngunit sa lahat ang dokumentaryo ni Jay Taruk ang labis na nakapagbigay ng takot sa akin. Sa isang episode ng Eyewitness na pinamagatang Number 14 La Peral, ay nilibot ni Jay ang buong White House La Peral at sinubukan ng kanyang team na kumuha ng mga footages ng bahay sa gabi. Bukod sa mga orbs umano, ay ang footage na ito ang sadyang nakapagpataas ng aking balahibo. Pansinin sa bidyong ito na matapos ayusin ng isa sa mga paranormal investigators ang kamera, ay may isang boses na tila bumubulong sa malapit. Dito kami ngayon. Noong 2007 ay nabili ng Filipino-Chinese businessman na si Lucio Tan ang White House La Peral at ang lugar ay naging sikat na ring tourist attraction. Matapos ng 6 na taon ay napunta naman ang pamamahala nito sa Tan Yankee Foundation at ang bahay ay naging isang museum sa mga artworks na gawa sa kawayan. Ikaw ba ay nakapunta na sa La Peral White House?
Kung may karanasan kang maaaring ibahagi sa ating mga kamitos ay i-comment lamang sa ating section sa ibaba. At isang malaking shoutout para sa ating subscriber na si Brian Player. Maraming salamat sa panonood.